Sabi dyan, the entrance of thy words giveth light, giveth understanding unto the simple. Let's pray. Ano, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Tatapik namin ngayon para especially sa mga bata, but actually para sa lahat ito ng sa amin, may po yung magkaroon ng pangunawa sa lahat ng bagay na kaya namin, Panginoon, especially sa inyong salita. We pray na kayo pumanguna sa amin ngayon. Patawad sa mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Maligtas din po yung mga dahat maligtas, yung mga baptized, yung mga hadlangan. Malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ama ko po na po. Actually, yung text natin ngayon medyo kalat. Pero, yan. Good morning po. Good morning. Title po nito is, Get Understanding, Good Understanding. Okay? Get Understanding, Good Understanding. Subtitle, The Importance of Having Understanding in All Aspects of Life. Putate, ma'am. Naintindihan nyo ba? Lagi ko tinatanong kayo dyan, di ba? Naintindihan nyo ba? Lagi ko kayo tinatanong na ganun. Wala pa eh, no? Bakit? Kasi importante yung naintindihan. Hindi tayo dito nagpapakit lang, tapos basta makain tao, basta may church, may Bible, pakitang tao. Anong nangyari? Anong sinabi kanina? Hindi pwedeng di mo naintindihan. Napaka-importante yun yung tatopic natin ngayong umaga. Especially sa mga bata, kahapon may makakausap ako, naintindihan mo ba? Eh, hindi interesado ang ibang iniisip eh. Kasi nag-i-share ako doon, pinapalop ko yung iba, iba sinasharean ko, sabay-sabay na sila, sina Joshua. Biglang may nagbigay na stab. Ako, nawala yung ano ni Randy eh. Nawala yung focus. Anong oras po ba to? Diba? Bibigay lang naman sa'yo doon. Isang ganito, isang ganyan, isang ganon. Maganda rin yun, di ba? Nakakatulong din yun eh. Pero imagine mo kung madidiscard yung soul winning. Dahil sa isang kilong bigas, isang sardinas, sa isang sabon. Di ba? Anong mas importante? Kaligtasan ng kaluluwa niyo, pinaka-importante. Pagligtas ka na, ibang bagay pa patungkol sa Diyos, sa gawain ng Diyos, yun importante. Yeah, pero, minsan, hindi natin naiintindihan. So, medyo basic lang tayo ngayon, pero ihimayin natin to. So, napaka-importante, yung ibang churches ngayon, kahit mga nagtuturo, wala rin pang unawa, paano yun? Ang hirap nun, di ba? Pwede ba nagsasalita ka, di mo naiintindihan yung sinasabi mo? Yung sabi sa Bible na ganun eh. Na hindi nyo naiintindihan ang kanyang sinasabi. So, patuloy kayo, pag di kayo nakikinig, wala. Pag sinisita kayo, naiintindihan nyo mo bakit? O hindi? Wala lang, gusto lang ni Pastor ano, magsita. Di ba? Bakit kayo sinisita? Pupunang maayos. Makinig. Hanggat kaya nyo, tumingin kayo dito. Di ba? Pogi naman si Pastor, di ba? Hindi, joke lang. Basta, at least, ang hirap kasi nung ganyan-ganyan ka. Asan ang utak mo nung pag ganun? Dito yung mic, dito yung ilaw. Sa iba ka nakatingin. Ano yung sabihin nun? So, hindi ka nagpe-pay attention, hindi maganda yun. Okay? So, naitindihan nyo kung bakit? Lagi ko sinasabi yan. Ba't kailangan makinig? Si Crystal. Ba't kailangan makinig? Kung sino man yung authority, magulang nyo. Sino dahil kailangan makinig? Ganito kami dito eh. Medyo. Okay lang. Okay lang naman, hindi kayo mapahiya eh. Pero mga yung tinatanong ko sa inyo, mga ano lang yan, basic lang yan eh. Ba't kailangan makinig? Para? Matuto. Ganun lang yun. Kahit pa kunwari, ikaw pinakamatalino sa dito, si Pastor, kunwari, nasa ganito mo lang, ikaw dito ka. Still, sa ngayon, nandito yung Pastor eh. So, ngayon mo na next time, huwag kang umarin, di ba? Pero kahit ako, minsan nakikinig ako kahit kaninong tao na makatulong sa akin. So again, pag nakita ko hindi marunong or something, hindi ako napakinggan. Pero at least doon sa panahon na yun, makikinig muna ako, hindi ko sasabayan. Diba? Naintindihan nyo na mga bata, bakit kailangan makinig? Para matuto daw. Yun yung topic natin ngayon, makaintindi, maunawaan. Sino sa inyong nabasa nyo lang, naintindihan ko na lahat yan?
May nakita nyo, every Sunday dito, bago yung topic natin. Kung di mo mapakinggan yung isa, lahat yun, importante. Hindi mo naintindihan, narinig mo lang. Parang lagi, pag nag-soul winning kami, lagi na pinapaliwanag, bakit namatay si Kristo? Bakit kailangan mamatay? Samantala, lahat ng Pilipino, alam na yan eh. Para pong maligtas yung kasalanan, yung para maligtas tayo. Alam na ng tao yan. Sakripisyo po. Tama naman yung kaso, kaya natin tinatanong, bakit nga kailangan mamatay? Kung kaligtasan lang, diligtas niya tayo lahat. Ganun tayo mag-soul winning kasi nga, yung mga tao, pag naririnig mo, kala mo, naintindihan mo na. Sunday na naman, church, ha? Church, alam ko na yan. Daming ganun, kaya ini-engage ko kayo. Misa, tinatanong ko kayo, maliit pa naman tayo. Kasi daming mga tao hindi nakakaunawa, feeling lang nila nakakaunawa sila. Gano'ng kaintindi? Gano'ng ka-importante? Nakakaintindi tayo. Yun ang pag-aaral natin ngayong umaga. Amen? Amen. Especially, saan mo magagamit yung pangunawa mo? Yung sinasabi natin lagi, maglingkod sa Diyos. Paano mo gagawin kung di mo nga nakaintindihan? Nabanggit ko minsan sa inyo, mga pastor mismo. Parang itong tao ito, hindi na alam kung para sa inyo yung ginagawa niya. Kasi minsan may ano ba yung ginagawa natin? Kaligtasan, di ba? Maligtas yung ibang tao. Pero bakit maraming churches ngayon, Baptist pa, hindi na nag-soul winning? Naintindihan mo ba yun? Bakit ka andyan? Hindi ka na nag-soul winning, pakulit lang kayo. Pag-service, feel good kayo. Kunwari, aral ng salita ng Diyos, tama naman yun. Pero bakit humihinto? Yung iba, hindi na naintindihan kung para saan yun. Yun nga ang purpose, bakit andyan ka eh? Yung iba dyan, kahit umatend pa yan, yung iba, kunwari, kahit may kunwaring church sila, hindi naman ligtas. Ano say-say nun, di ba? At dapat maintindihan natin yung dapat nating maintindihan. At marami yan. Pero yung mga medyo generic tayo ngayon, bakit tayo dapat maintindihan? Gano'ng importante yan? At ano pa yung mga ibang bagay natin na dapat maintindihan sa pangunawa? Pagkakaunawa. Amen? Especially ang salita ng Diyos. Amen? So introduction lang muna tayo. Ano ba yung ginagawa ng pangunawa? Mabilis lang po ito. Sabi sa Proverbs 13:15, bilisan ko lang kasi dito yung point natin. Sabi po dyan, good understanding giveth favor, but the way of the transgressors is hard. Sa Tagalog, pag may maganda kang pangunawa, nabibigyan ka ng pabor. Alam niyo yung pabor? Patulad niya, relief na yan. Lahat ba nabibigyan? O sinabing nabigyan ka ng pabor, ikaw yung inuna, nabigyan ka, gano'n, di ba? So, pag may pangunawa ka daw at magandang pangunawa, ikaw yung mabibigyan ng pabor. Di ba, katulad nito, lahat yan, dami nang in-invite dito. Sino yung matututo ngayon ng salita ng Diyos? Lahat ba? Iba nga, di pumunta eh. Nakita niyo yun? Minsan, nandyan na eh, libre na yung kaligtasan. Yung iba, magsasabihin, hindi, kailangan ganito kahit wala sa Bible. Yung kilala kaming ganun eh, dinadagdagan yung kaligtasan. Hindi naman ganun sinabi salita ng Diyos. Hindi siya nagkakapabog kasi hindi niya naintindihan kung dapat niya maintindihan. Amen? Kasi number one yan ha, sa introduction natin. Pag maganda ang pangunawa mo, maayos, magkakaroon ka ng pabor. Yung kabaligtaran nun is hindi ganun. Okay? Proverbs 9:10, sabi dito, at 3:13 muna, sabi dito, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Pag sinabing hindi lang masaya yung happy, ibig sabihin mo, pinagpala ka. Kasi iba, hindi nakakakuha. Ba't itong tao ito may pangunawa? Ito, wala. Katulad sa church, isang daan tayo dito. Yung dalawa, nakaintindi. Yung isa, hindi. Yung isa, medyo lang. Kasi sabi nyo, pinagpala ka pag nakakakuha ka ng pangunawa. Kasi iba din nakakuha eh. Iba iniisip. Iniisip na kayong ulam mamaya. Parang ano, nakita ko doon, gayat-gayat. Ano kaya yun? Saka na yun? Iba muna yung kainin nyo, amen? Ito muna ang intindihin natin. Para maintindihan yun, dapat yung maintindihan. May sabi rin dito sa 1:5 ng Proverbs, ito yung introduction, sabi ito, a wise man will hear. Makita niyo yun? Yung matalino daw makikinig. Kaya minsan, nakikita ko yung basa niyo, hindi nakikinig, hindi ko alam, andito lang to si ano, para magkulit siguro, kaya makakain ng masarap na ano, hindi ko alam. Sayang naman, ang hihinayan ko sa mga ganun sa inyo. Pero, wala akong magagawa eh. Diba?
Kasi sabi, pinagpala, yung matalino daw, nakikinig. And will increase learning. Hindi lang natuto, mag-i-increase pa. Ibig sabihin, natuto ka ngayon, magtututo ka ulit, magko-compile na yan. Yun ang matalinong tao. And a man of understanding shall attain unto wise counsel. Pag sinabi attain, meron siyang mararating. Gusto niyo ba may marating kayo? Miguel, gusto mo may marating? Ano yung marating po? Ibig sabihin nun, siyempre positive, di ba? Hindi yung after ko mag-church ng tatlong taon, wala ako naintindihan. Ang pangit naman nun. Pero pag may na-attain ka, katulad nyo ngayon, iba sa inyo, dati hindi marunong magbasa, ngayon marunong magbasa. Diba? Dati hindi makapronounce ng maayos. Ngayon may memory verse pa kayo. Lamang na kayo kung magpapatuloy kayo. Pag nilaglag nyo na yan, kawawa naman kayo, sayang. Kaya kung matalino ka daw, makikinig ka, at yung may pangunawa ay may mararating. Ano pa? Alam nyo ba ano yung understanding, sabi sa 9:10? Ng Proverbs, sabi dito, bakit wala? 9:10. Tama ba itong nilagay ko? Yan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the holy is understanding. Sa Tagalog, pag wala kang takot sa Diyos, wala kang pangunawa. Pag natakot ka na sa Diyos, may tamang takot ka sa Diyos, doon ka pala mag-uumpisang matuto. Sabi, oh, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay? And the knowledge of the holy is understanding. Yung holy, obviously, yung Diyos din yun. Okay? Pag naintindihan mo, nakilala mo ang Diyos, doon ka magkakaroon ng pangunawa. Kaya, gusto ko sabihin dito, bago ka magkaroon ng pangunawa, kailangan makilala mo muna ang Diyos. Okay? Kaya yung mga atheists, yung gagaling yan, pero walang pangunawa yan. Naintindihan nyo ba yun? Alam nyo, atheists, hindi naniniwala na may Diyos. Matalino ba yun? Kahit ang dami yung mga degree, hindi ako naniniwala may Diyos. Baliw yun. Diba? Sabihin nyo lang, galing tayo sa unggoy. Gano'ng katalino yun? Matalino ba yun? Eh, graduate ng kung ano eh. Walang pangunawa yun. Sabihin nyo lang, galing tayo sa Big Bang. Galing tayo sa... Saan nang galing yun? Ah, hindi ko alam. Nagmamarunong lang yung mga yan. Kaya dapat talaga yung tao na magkakaroon ng pangunawa, una, kailangan makilala muna ang Diyos. Okay? So, yun ang requirement. Ang source niya ng Diyos. Proverbs 8:14, sabi dito, counsel is mine, sound wisdom. I am understanding. I have strength. So, ang Diyos daw mismo, ang pangunawa, pag di mo siya kilala, wala kang unawaan. Ano ba? 3:19. Sabi dito, the Lord by wisdom outfounded the earth, by understanding hath established the heavens. Sa Tagalog, matalino ang Diyos. Napakaganda ng creation niya. At yan ay ginawa niya dahil nga siya ay matalino. Okay, nakita niyo ba, na-observe niyo ba yung creation? Napakaganda, di ba? Tingnan niyo yung katabi niyo. Yan, gawa ng Diyos yan. Tindi, di ba? Yung pangit po eh. Alam mo lang yun. Ako, tuwan-tuwa ako sa inyo pag namimit ko yung mga bata, nakikinig yung salita ng Diyos. Na-amaze ako, sabi ko. Yung mga babae kahapon, eh. Sabi ko, paglaki ni Shana, ganito rin. Nasaan ni Shana? So, nakakatuwa yan. So, ginawa kayo ng Diyos, napakaganda ng lahat ng creation ng Diyos. Pag inaralan niyo sa science. Sino mahilig sa science dito? Pag-aralan niyo yan, lahat siya may kinalaman sa creation ng Diyos. Huwag niyo lang aalisin niyo kasi ibang scientist hindi niniwala sa Diyos. Pero marami din naniniwala sa Diyos. So magkakaroon ka ng pangunawa if sinasabi sa salita ng Diyos, maniniwala ka na yan lahat ay create ng Diyos. Siya ang source niyan. Okay? So wala kang understanding pag wala ka niyan. Hindi ka naniniwala sa Diyos. Another sa 8:1 naman ng Proverbs pa rin. Sabi, that not wisdom cry and understanding put forth reverse. Tagalog. Ang wisdom daw sumisigaw. Kasi pastor, kanina pa sumisigaw ah. Naka-mic na. Ano yung sabihin nun? Sabihin lang nito, yung wisdom, kung gusto mo talaga yan, andyan yan, available. Available and accessible. Kasi nga, sumisigaw eh, di ba? Hindi ko narinig yung ano yung wisdom eh. Sumisigaw nga eh. Pag tinuloy mo pa, yun ang sabi dito eh. Puro ganun. Ibig sabihin sa 3:4 naman, so shall thy found favor and good understanding in the sight of God and of man.
Pag sumusunod ka sa Diyos, kayo, especially kayo, salamat, andito kayo. Hindi ko alam kung balik pa kayo. Diba? Hindi ko alam eh. Pero dito, at least alam nyo na tinuturo yung salita ng Diyos. Pag ayaw mo na salita ng Diyos, di huwag na talo ka dun. Diba? Kung kahit andito ka naman, hindi ka nakikinig, talong-talo ka. Matalino ka, makikinig ka. Okay? And then, sa 4:1 naman ng Proverbs, sabi dito, "Hear ye children, the instruction of the father, and attend to no understanding." So, sabihin, makinig ka. Diba? Para ikaw yung pang-unawa. Sabi doon, children. Ibig sabihin, kahit bata ka pa, ang church, yung nagsabi sa akin kahapon na ito, bata pa po ito, hindi po ito, ano, hindi ko muna papapunta yung church. Sabi ko, lahat po yan para sa lahat ng church. Kahit batang maliit pa yan, maliit pa kay nakakaunawa yan, at least na intindihan nila itong mga tatay ko, nanay ko, pumupunta sa church, bakit kaya? Nag-iisip yan, masasana yan, yung mga sinanil. Sina yung maliliit na yan. Naiintindihan niya, si Jared niya, meron ng memory verse eh. Para sa lahat yan. Okay, last na sa accessible, sabi dito sa 2:2 ng Proverbs. "So that thou incline thine ear unto wisdom and apply thine heart to understanding." So, kailangan i-apply natin yung nakikinig natin. Kasi walang silbi kung hindi mo i-apply. Amen? Ano pa? 4:7 naman. "Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom, and with all thy getting, get understanding." Nakita ka ba yun? Ulit-ulit yung understanding. Kahit anong kinukuha mo, kumuha ka ng understanding. Anong sabihin ng kahit kahit? Kumain ka. At least, kumain ka lang. Tanong mo, ano bang meron dito? Bakit masarap to? Bakit masustansya to? Yung sasabi, at least magtanong ka, magkuha ka ng understanding. Ba't kaya kanina, lakas ko nung kumain ako? Kasi nagbibigay pala ng lakas yun. Eh bakit yung pag junk food, di ako lumakas, nanghina pa ako? At least maintindihan mo. Nakasundan nyo ba? Lahat daw ng kahit, lahat ng pagkuha mo, kailangan meron kang pangunawa. Amen? Kasi ngayon ay napaka-importante, sabi doon, it is the principal thing. Alam nyo yung principal? Alam nyo yung principal sa school, di ba? Kasi namin principal, siya yung pinaka-importante. And last, ito medyo matagal sa Matthew 15, sabi din sa Gospel, "And Jesus said, are ye also yet without understanding?" Sinasabi niya sa mga disipulo madalas. Sabi din sa Mark 7:18, "And he said unto them, are ye so without understanding also?" Parang kayo kanina, tinatanong kayo, naintindihan nyo ba? Intindihan nyo ba? Si Jesus, ganun din. Tinatanong yung mga disipulo niya. Araw-araw kasama niya, bakit tatanong yung pang-naintindihan? Kasi importante nga yung pang-unawa. Hindi, kasama na ako sa disipulo, naintindihan mo ba? Kung matinda ko, naintindihan mo ba? Pag nag-soul winning kami, ganun minsan ang excuse yung mga tanda. Sabi, galing na po kami sa church eh. At sabi ko, share na po kayo ng gospel para matiyak nyo, salita ng Diyos, para matiyak nyo, bibuta kayo sa langit. Yun ang introduction namin eh. Ang sasasabihin ng iba, galing na kami sa church eh. Anong kinalaman nun? Anong gusto mo sabihin sa akin pag nanggaling ka sa church, automatically ligtas ka na? Hindi po. Hindi pala eh. Ba't yun ang sinasabi mo sa akin? Natindihan nyo ba? Kaya itong mga disipulo na ni Jesus to eh. Kasama niya araw-araw, iniwanan ng trabaho, sumusunod sa Panginoong Jesus, tapos sabihin, naintindihan nyo ba? Hindi nyo ba naintindihan? Sa Luke, sabi din, "Then opened he their understanding that he might understand the scripture." Puro understand. Ito po yung siya yung nabuhay na magmuli. Okay? At tinatanong niya yung mga tao, naintindihan nyo ba? Kasi napaka-importante ng pangunawa. Ulit-ulit na ako kasi nga, baka hindi kayo nakikinig. Tulad dito mga to. Naintindihan nyo ba? Naintindihan nyo? Hindi nyo alam kasi hindi ka nakikinig eh. Yun ang mas basic pa. Bago ka makaintindi, pakinggan mo muna. Yung ibang nakikinig, hindi nakakaintindi. Kasi, minsan mahirap ma-pick up, di ba? Yung ibang bagay, malalim pa. Pero yung pinaka-basic, makinig ka muna. Or magbasa, pwede rin. Especially pag pinipreach na, pinapaliwanag na eh. Di ba? So, kailangan maintindihan na talaga. Okay, so ngayon dito tayo sa points natin.
Ano yung mga katotohanan ng merong good understanding? Okay. Kasi hindi lang basta pang-unawa eh. Dapat maganda yung pang-unawa mo at yung inuunawa mo, yung mga magandang bagay. For example, naintindihan ko kung paano tumakbo yung games. Magaling ako sa ML eh. Dapat ganitong level, dapat ganyang ano. Naintindihan ko yan eh. Ano silbi na sa buhay mo? Meron ba? Naintindihan mo yun, pero yung maling bagay, inintindi mo. Diba? So, hindi yun ang topic natin. Dapat ang unawain mo yung mga bagay na mabuti. Okay, may papalabasin na talaga ako. Kasi nakaka-ano na yung iba eh, nakaka-istolbo na. Kailangan may masampulan na naman. Dati, pinalabas na ako dito, iyak-iyak eh. Pero nung bumalik yon, okay na. Kasi alam niya, pinapalabas pala dito. Siyempre, kasi tatsagayin ko kahit mga bata, maingay. Pero pag sobra na, hindi pwede. Amen? Amen. Hindi ito laro. Okay. Isa pa, okay, so dito na. Anong mga katotohanan sa mga mabuting mga bagay na dapat natin maunawaan? So number one, yung binasa natin kanina. Sabi dyan, the entrance of thy word, sinong tong thy ang Diyos? Okay, sinasabi nung psalmist, yung salita pala ng Diyos, pag pumasok, okay, entrance, pag pumasok daw yan, nagbibigay ito ng ilaw. So ano ba yung salita ng Diyos? LED ba yun? Oh, ano ba yan? It give it understanding to the simple. Ito yung mga bata kayo to eh. Kasi sabi siya, puro tayo salita ng Diyos, puro tayo salita ng Diyos. Palagi mo si pastol, hindi nag-asawa. Yung sawa at sawa, nakakasawa. Pero dahil naiintindihan ko, ito ang kailangan nyo, hindi ako nag-asawa. Diba? Nakita ko na yun. Ako din dati, nung bata ako, minsan, hindi na ako nakikinig. Minsan, late ako pupunta sa church. Yung pastol, mamaya, parang ano. Kasi nakagalit din eh. Ngayon ko naiintindihan, ito pala yung kailangan natin maintindihan. Pag late ka, hindi ka nakikinig, paano ka magkakaroon ng pangunawa? Kalinaw dyan, the entrance of thy words. Pag pumasok yan sa bibig mo, sorry, sa tenga mo, pumasok yan sa utak mo, next na. Again, kung nakikinig ka, kung hindi ka nakikinig, wala. Parang blanco yan. Pero kung nakikinig ka daw, pumasok yan sa'yo, nagbibigay ng ilaw. Kung medyo talinaga, tapos sinabing ilaw, nagkakaroon ng idea, di ba? Sa cartoons, mag nanonood kayo, di ba? Para i-depict nila yung pangunawa, ano mangyayari doon? Nagkakaroon sila ng light bulb, di ba? Alam niyo yun? Ting! Anong ganun eh. So, ibig sabihin kasi, bago ka magkaroon ng pangunawa, dapat may makinig ka. Especially, pag yung nakikinig mo, punong-puno. Hindi yung lilituhin ka. Kaya kalaban namin yun, mga false doctrine na yun eh. May 90% correct, 10% wrong. Malilito yung mga makikinig. Pero pag punong salita ng Diyos, ganun pala yun. Especially yung kaligtasan na yan. Napakadaling maligtas. Ang Panginoon siya namatay para sa iyo. Tapos ang daming churches ngayon, hindi sila ligtas. Conflicting, di ba? Pero pag naintindihan mo yung tamang gospel, yung pala yun, kaya pala mabuting balita. Kasi tanggapin mo lang sa ang Panginoong Jesus, maliligtas ka, totoo, sigurado. Ganun po yan. Kaya mamaya may kaligtasan din tayong topic. Okay? So number one, verse 130, nagbibigay ito ng pangunawa or other words, enlightenment. Doon ang galing yung enlightenment. Pag sinabi enlighten, nagkakaroon ng ilaw, nagkakaroon ng pangunawa, yung pala yun. Kaya pala si pastor, sigaw ng sigaw, dahil sa maingay. Kasi, pag hindi kami nakinig, sayang, pupunta-punta pa kami ng Diyos, di naman naitindihan, di ba? Kaya si pastor, kahit ang hirap sumigaw, di ba? Sigaw pa rin, kasi ganun ang preacher, amen? Sabi rin sa 169. 169, sabi dito. Medyo parallel to eh. Let my cry come near before thee, O Lord. Give me understanding according to thy words. So, salita na naman ng Diyos. Paano ko magkakaroon ng pangunawa? Yung salita ng Diyos. Diba sabi dyan, give me understanding. Paano ko magkakaroon ng pangunawa? Kung susunod ako, salita ng Diyos, according to thy word. Kasi pag iba yung sinusunod mo, conflicting yan. Lagi yung example niya, kanina, anak ng Diyos. Lahat ng tao, anak ng Diyos, hindi naman. Nabasa ko sa Bible si Judas, anak ng demonyo.
ano tinuturo nitong preacher na to? So mali yun. Pero pag binasa mo salita niya, so magkakaroon ka ng tamang pangunawa, magkakaroon ka ng pangunawa dahil yung narinig mong salita talagang salita ng Diyos at umaayon salita ng Diyos. Amen? So andun pa rin tayo sa enlightenment, ha? Sabi sa 73. Dito lang tayo sa 119. Sabi dito, "Thy hands have made me and fashioned me." Okay, ang Diyos daw ang gumawa sa akin. Sino ang gumawa sa inyo? Diyos. Ang Diyos. Hindi kayo ginawa ng nanay tatay nyo. Hindi nyo kayang gawin yun. Ang Diyos ang gumawa sa inyo. Pero, "Thy hands have made me and fashioned me. Give me understanding that I may learn thy commandments." Sa Tagalog, okay Lord, ikaw naman gumawa sa akin. Kailangan ko ng pangunawa. Bigyan mo ako ng pangunawa. Para ano daw? Para ako'y matuto. Okay? Ganun din yun, enlightenment. Bago ka matuto, kailangan mo ng pangunawa. Eh, bakit ka, paano ka magkakaunawa? Humingi ka sa Diyos, sinasabi dun eh. Lord, give me understanding. Amen? Pag ikaw ay nagkaroon ng pangunawa, dun ka na mag-umpisang matuto. Eh, bakit dati nauduto naman ako, pero yun yung mga bagay na hindi ganun ka-importante. Ay, teacher nga ako eh, professional nga ako eh. Kung ano ang gumawa ng kahoy, ng table. May pangunawa ako, mababaw yun. Ang sinasabi natin pangunawa dito, yung dapat talagang buo. Okay? Especially nga, pag naligtas ka, dyan mag-uumpisa yan. Mga taong di ligtas, pupunta sa impyerno, ano say-say nun, yung pangunawa nila? Wala rin, di ba? Okay, number one, it gives enlightenment, give it light. Sa salita ng Diyos, dapat galing, doon pa lang tayo maunang magkakaroon ng doon pa lang tayo matututo. Mag-umpisang matuto. Okay? So number one, it gives enlightenment. Ano yung mag-give ng enlightenment? Understanding. Intindihan nyo ba? Dami yung sinabi, Pastor eh. Unti-unti lang, especially sa mga bata. Kuhain nyo lang yung kaya nyo intindihin and then process nyo. Pag-uwi nyo sa bahay, iniisip nyo pa rin yan. Okay? Pangalawa. Okay. Mali yung numbering ko. Pakibasa tong verse 34. Ready, go. Give me understanding and I shall keep thy law. I shall observe it with my whole heart. Okay. Give me understanding na naman. Diba kasi humihingi tayo sa Diyos eh. Siya nagbibigay niyan. Okay? By the way, nung naghingi tayo ng ano, nung nanghingi ka ng relief, kunwari, ganyan. Kailangan pumunta ka dun, diba? Hindi pwede nanghingi ka. Deliver mo dito. Okay, pagkain na dito. Nakahain na. Okay, subuan mo ako. Huwag naman ganun. Diba? So may party pa rin tayo ngayon. Sabi dito, humingi tayo sa Diyos ng pangunawa at yun ay papanatilihin natin. Pero sabi dito, I shall observe it with my whole heart. Ano sabihin nun? Pwede mo bang i-observe ng kalahating puso mo lang? Pwede yun. Kaya may kasabihan sa, di ba kahit sa ating mga Pilipino, parang hati ang puso mo. O, sa English, half-hearted kayo sabihin, alanganin ka. Pupunta ba ako sa church? Gusto ko pero sige na nga. Ganun, di ba? Parang magkakabisado ako, mag-recite ako. Sige, gusto ko, kaso parang ayoko eh. Hati yung puso mo, di ba? Yun ang ibang ay ibig sabihin na. Naintindihan ba mga bata? Dami na utunan dito, di ba? Ngayon, kaya dapat may pangunawa ka daw kasi pag ikaw ay may pangunawa, isa sa mga gagawin mo is yun nga, wholehearted ka. Ibig sabihin nito, may passion ka sa ginagawa mo. Kasi hindi nyo pa naintindihan masyado ito mga bata, pero yung mga sa aming matanda, nakakita namin madalas yan. Kahit sa mga bata rin, kunwari, si Gwen, nakilinis nga yung ano, pinagkainan. Sige na, sige na nga. Naghugas mong ganyan, naghugas ka naman, nabasa naman, nasabo na naman. Pero nang gagamitin na parang mayroon pang konting ano dito. May dumi pa. Kasi hindi buo sa puso mo, di ba? Ginagawa mo lang para masabing naghugas ka, pero
half-hearted, hindi ka magsasucceed kahit anong bagay pag half-hearted ka. Ganun din sa inyo, umaten kayo ngayon. Ilan na natutunan nyo? Yung mga talagang nakatutok, ang dami natutunan yan. Eh, yung mga hindi, kamot lang kamot dyan, kulit-kulit dito. Kunti lang yan. Matutunan yan. Tatanungin ka ng magulang mo, ba't ka pumunta doon? Natutupo ka na natunan mo. Kung para doon sa tumutok talaga, talaga, alam ko, kailangan natin na paunawa. Yun lang. Yun ang ano natin ngayon eh. Pinaka-topic natin ngayon. Kailangan ko ng pangunawa, kinukuha yun sa salita ng Diyos. Especially, pag may pangunawa ka, ganito yan ha. Kaya minsan sinasabi ng Panginoon, nalalo yun sa Revelation, ayaw niya nung half-hearted, ayaw niya nung lukewarm. Ganun din ako minsan sa mga anak ko, sabi ko. Parang tinatamad ko mag-aaral, huwag ka na kayo mag-aaral. Ba't ganun, di ba? Kaysa mag-aaral ka, tinatamad ka, parang ayaw mo, gusto, ayaw. Ang hirap nun. Lalo na pag sa pag-aaral, kasi nga, dapat nakatuto ka dyan eh. Diba? Ngayon naman, nakikinig kayo ngayon, hindi kayo nakatutok, ang hirap nun. Nasasayang yung effort. So kaya, napakaganda, pag may pangunawa ka, hindi ka farted, magkakaroon ka ng passion. Amen? Yung sabi dyan eh, pag ako'y mapangunawa, tutuparin ko yung batas, at gagawin ko yun ng buong puso. Amen. Okay? So number one, ang sa, pangunawa, ano meron sa pangunawa? Nakakapang-enlighten. Lalo ka pang magkakaroon ng pangunawa. Okay, pangunawa ka ngayon, lalo ka magkakaroon ng pangunawa. Matututo ka. Okay? Pangalawa, it makes us passionate. Ibig sabihin, talagang wholehearted ka. Maganda yon. Yung mga walang pangunawa, walang pakialam sa church, walang pakialam ayaw makinig. Kasi wala, hindi niya naintindihan na importante pala yun. Eh, pag naintindihan mo, importante pala yun. Eh, sige, go! Ano, ilang oras ba yung preaching mo, Pastor? Ilang. Kasi kailangan ko yun eh. Ano yung simple? Isa pa. Kasi hindi niyo mo kailangan pumunta dito, di ba? Kailangan niyo pumunta dito. Para matuto. Tama naman. Pero gusto, ibig sabihin, kung ayaw mo rin lang, ba't ka dito? Di ba? Logic lang eh. Next. Verse 99. May basa po. Ready, go. I have more understanding than all my teachers, for thy testimonies are my meditation. Tignan mo yan, ang dami kong pangunawa. Kumpara sa mga teacher, pwede ba yun? Yung teacher mo, mas magaling ka pa. Pwede ba yun? Sa mga bata, hindi pa. Pero sinasabi ni David, ganun siya eh. Bakit? Kasi daw, kasi yung testimony ng Diyos, nakafocus siya doon. Katulad nga ngayon dito sa inyo, example na naman tayo. Iba, nakatutok, iba, hindi. Maniwala kayo sa ibang churches, pag talagang mature ka na, hindi ka na ang pastor, kunwari, babae ka, hindi ka pwede magpastor, pero nakikinig ka lagi, nagbabasa ka, pwede yun, mangyari yun. Mas matindi ka ba sa pastor? Nangyayari yun. Si David, gano'n, mas magaling pa sa mga teacher niya. Bakit? Pag sinabing testimony ng Diyos, yung mga ginagawa niya dito sa Bible, nakasulat yan, di ba? Hindi lang niya binasa, hindi lang niya inintindi, talagang nag-meditate pa siya. Ba't kaya ginawa ng Diyos yun? Bakit gano'n? Ah, gano'n siguro yun. Pag lagi niya nang iniisip mo, bakit ito ginawa ng Diyos? Bakit ginawa ito ng Diyos? Bakit nagalit siya? Bakit natuwa siya? Ba't na pinurusahan to? May meditate mo yun, hindi na pangunawa mo. Kaya number three, it puts us in a limitless high status when we meditate on what the Lord have done. Maniwala kayo ngayon, ako nakikita ko sa inyo kung sino matalino eh, pero nangihinaya ako minsan, may matalino sa inyo, hindi nakikinig. Minsan, ganun din eh. Dati nakikinig, mamaya, hindi na. Pero yung talagang matalino, yung tuloy-tuloy salita ng Diyos, sino matalino? Kasi alam niya, Diyos ang pinaka, di ba, nabasa natin kanina. Tsaka mamaya, basahin ko na lang din sabi dito. Sa Psalms 147:5, great is our Lord and of great power, malakas siya, sabi dito, his understanding is infinite. Ang pangunawa ng Diyos, lagpas-lagpas, walang katapusan. Tapos, babaliwalay mo yung Diyos. Tama ba yun? So, hindi ka matalino.
So dapat kung talaga nakakaunawa tayo, tingnan natin yung sinasabi ng Diyos. Amen. Ay, tingnan po yung ano, 'di? Tubig baka umapaw na. So yun na number 3 ha, it puts us in limitless. Gusto niyo ba 'yon? Yung anong level ka na sa pangunawa? Anong pinakamataas na level? Sa ML, sino nag ML? 50. Wala sino, ha? 50. 15 lang. Ayan, diyan kayo magaling. Sa ibang games, ano yung pinakamataas na level? 100, diba? 500, diba? 1,000. Ano yung sabihin nun? Pag games, so walang kwenta yan. Puno na, di? Puno na, di? Pinatay mo na lang. Okay, tingnan po. So, alam nyo ba ang pangunawa ng Diyos? Anong level? Anong alam nyo pinakamataas na number? Yung matalino dito, Abigail, anong pinakamataas na number? Ha? Si Gustel, anong pinakamataas na number? Wala. Tama yun. Ha? Infinity. Wala yan. Dagdaga mo na ilang zero yan, di ba? Hindi mo na nga alam anong tawag dun eh. Sabi ni God, gazillion. Walang gazillion. Pero yun yung tawag nila para, di ba, nakakatawa siya. Bazillion, di ba? Ganun eh. May number, limitless nga eh. Ilan ang buhangin sa dagat? Hindi yung binibilang, tinitimbang yun. Kasi walang number yan, napakarami. Ilan ang atom sa universe? Gano'ng kalaki yung universe? Hindi mo nga alam eh. Huwag mo sabihin, ang pangunawa ng Diyos, walang limit. Okay? Kaya ngayon, kung mapapromote ka ng Diyos, diba? Wala kang pwedeng mauntog na ako. Hindi ko na kayo matuto kasi... Lagpas saan? Wala kang lalagpasan. Okay? Pero sabi dito, pag nag-meditate ka sa ginagawa ng Diyos, walang limit ang pangunawa mo. Ngayon ako, medyo nasa edad na ako. Minsan, natansya ko ibang tao. Itong taong to, ang dami narating sa buhay, pero walang pangunawa. Nabanggit natin sa kanina, pag wala, di ka ligtas, ano silbi ng pangunawa mo? Diba? Sa impyerno ako punta, ano silbi nun? So, sinasabi ko nga dito, yung dapat natin maintindihan, yung mga tamang bagay. Hindi yung mga ML na yan, level, yung ano, wala tayong pakinabang dun eh. So, pero, pag ikaw yung nagbibigay ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng limitless high touch status, ibig sabihin ko lang dun, walang hangganan yan. Amen? Kaya, ang ganda ng may pangunawa tayo. Amen? Number one, gives enlightenment. Number two, passionate tayo. Therefore, nag-succeed tayo sa buhay. Okay, may maka-accomplish tayo. Then, limitless high status. Pang-apat. Sa 104. Ibasa po ulit. Pakalakas. Ready, go. Sa pamamagitan ng iyong mga batas, nagkakaroon ako ng pangunawa. Nakakakuha ako ng pangunawa. Therefore, anong ginawa niya? Dahil may pangunawa siya, anong ginawa daw niya? Therefore, I hate every... Anong hindi ko narinig sa ibang preacher yun ah. Alam niyo ba na pag may pangunawa kayo, sabi niyo si Pastor, laing galit sa bangla. Kasi naipindihan ko na, galit din ang Diyos dun eh. Ano ba? Pag naipindihan ko, na for example, yun nga, yung mga loko-lokong preacher, ililigaw nila yung ibang tao, syempre galit ako dun. Diba? Marami meron dito nagbebenta ng lason. Hindi ka magagalit doon? Ang daming nagkasakit dahil doon. Galit ka doon. Diba? Ano pa? Naintindihan mo, pag yung tatay tamad, hindi lumapit sa Diyos, mapapamak yung anak niya, di galit din ako doon. Madami kang kagagalitan. Ito yung gusto ko sabihin. Kasi mga lukulong nga yung mga preacher ngayon eh, hindi tinuturo ito. Parte ng buhay ng tao, yung magalit ka. Okay? Sa tamang paggagalitan mo. Amen? Matulad kanina, galit na kanina. Hindi nakikinig yung iba eh. Parang di magagalit. Diba? Kaya sabi dito, naintindihan ko yung batas ng Diyos. At ako'y nakakuha ng pangunawa nung naintindihan ko yung galit ako sa lahat ng false way. Sabihin, mga kasinungalingan. So, dapat ganun tayo. Dapat, kung may konting kasinungalingan dyan, kapatid mong maliit,
And then narinig doon nanay mo, nagsinungaling, nag-aaral na, di ba? Ganun pala yun. Ang galing na magsinungaling ng kapatid mo, makutuwa ka doon. Ay, pag ako yung nagsinungaling, wag mo na nga sabihin, ha? Hindi ganun. Kaya sinasabi na ito, pag ikaw ay may pangunawa, galit ka sa mga kasinungalingan. Kasi sinasabi dito, amen? Kahit ito lang makuha niya, mga bata ngayon, umaga. Kasi hindi pwedeng hindi ka galit, eh, ano ako, mabait ako eh, kala mo lang yun. Minsan, kailangan mong magalit. Hindi lagi, ha? Pero minsan, kailangan. Amen? Alam nyo kailangan? Kailangan. Tama lang na magalit. Yan ang sinasabi dito, eh. Kaya si Pastong galit sa maraming bagay. Hindi sa mga mabuting bagay, pero sa mga mali. Amen? I-observe nyo lang yun. Ang Diyos mismo, galit sa false prophet, sa mga bakla, sa mga loko-loko, matay tao. Sa mga ganun din, minsan nag-preach kami dito, ba't di maintindihan nito? Kasi nga may nagtanim na sa kanya ng mali eh. Kaya ngayon, nag-aaral, loko-loko talaga itong mga, ang dali lang ng kaligtasan eh, hindi maintindihan ng tao kasi matagal siyang naloko. So ganun din tayo minsan. May last na, basta malinaw yun ha. Pag nagkaroon ka ng pangunawa, galit ka sa mga maling bagay. So especially kasi nungalingan, every false way. Tapusin na natin to. May patisim pa tayo eh. Si King, wala. Ngayari? Ha? Masakit ang tiyan? Si Randy? Wala, parang walang interest tayo yun. Anyway. Last! Ito na, sinasabi ko kanina. Mamaya, share lang kayo ng gospel. Mamaya, ha? Sigurado na po kayo sa langit, si Crystal, si Gwen, si Abigail, sigurado ka na po sa langit. Anong ginawa mo? Okay, minsan nakikuo lang tayo eh. Mamaya, mausigurado nyo talaga. Okay? Sino pa? Si Miguel, sigurado ka sa langit. Anong ginawa mo? Okay. Si Rain. Basa, ano ngayon? Dahil nagbabasa ng Bible eh. Tinanggap mo si Jesus, yun ang pinaportante. Hindi mo siya tinanggap, di mo naunawaan. Wala rin yun. So lastly, sabi dito, pakibasa nga po, ready, go. Bigyan mo ako ng pangunawa at ako'y mabubuhay. Di ba siya buhay? Buhay na siya, di ba? Kaya nga siya nag-pray eh. Obviously, iba yung ibig sabihin ng I shall live dito. Okay? Sinabing I shall live, bigyan mo ako ng pangunawa at ako'y mabubuhay. Ang sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Ang sabi ng Panginoong Jesus din, sabi niya, I am the resurrection and the life. So siyang buhay na walang hanggan. Diba? Kaya sinasabi ito, ganun din yan. Bigyan mo ako ng pangunawa at ako ay mabubuhay. Yung buhay dito, hindi lang basta buhay. Buhay pa yan? Parang patay na. Buhay pa ba? Gumagalaw pa, buhay na yan. Hindi yan pinag-usapan yung buhay dito, ha? Ang buhay dito, yung buhay na walang hanggan, yung buhay na merong kahalagahan. Amen? Kaya dapat maligtas tayo. Pero ano to yung una, bago ka maligtas, sabi dito, give me understanding. Kaya mamaya, share lang kayo, pag hindi nyo naintindihan yan, ito mga to, kaya ayokong baptize kasi gusto kong baptize, gusto kong lubog sa tubig. Hindi ka pangaligtas eh, yung baptize, hindi kami Catholic. Yung Catholic, binaptize ng baby, di ba? Tama ba yon? Sa Bible, ang binabaptize, yung mga ligtas na. Okay? Mauunang ligtas, pag ligtas ka na, saka kayo babaptize. Kasi yung baptism, hindi nagliligtas. Ah, mababasa ka lang pag binaptize ka ng tubig, okay? Pero yung nagliligtas talaga, pananampalataya. Pero dapat maintindihan mo muna. Kasi pag sinabi pananampalataya, naniniwala ako, Lord. Tinatanggap kita. Hindi mo naman intindihan. Bali, wala yun. Intindihan niyo ba yun? Kaya yan, pag nag-soul winning tayo, kasi Joshua. Diba? Ang tagal natin kahapon, diba? Bakit ganun tayo lagi? Kasi nauuna yung pangunawa. Pag hindi mo naintindihan,
Walang silbi. At tumanggap ako sa Panginoon. Anong tinanggap mo? Bakit mo tinanggap? Anong sabihin nun? Kailangan maintindihan mo muna. Amen? O, tapos na tayo. Maintindihan mo ba, Rachel? Ligtas ka na ba? Anong ginawa mo? Para maligtas. Sinong Diyos? Sinong Panginoon? Jesus. Okay, kita niyo yan, nakikinig. Yung iba, hindi nakikinig eh. Sige, kayo din ang talo. Niwala kayo sa amin sa Mother Church, ang daming ganyan, umalis ng church. Akala nila, eh, si Pasto, bahala ka. Kaya mag church. Alam mo, panalo ka nun? Di mo alam na mismo, di ba? Kung tinutulo dito yung katotohanan, tapos inayawan mo, sinong talo? Hindi ikaw, di ba? So yun lang ha, number 5 bagay katotohanan sa pangunawa. Una, ito nagbibigay ng kaunawaan, enlightenment. Pangalawa, naging passionate ka pag alam mo talaga ito totoo para soul winning. Kaya iba hindi makapag soul winning, tinatamad kasi napahiya sila eh. Hindi ko lang talaga intindihan yan. Ibang preacher ganun din, hindi makapag preach na maayos kasi pag tinanong mo siya, papahiya ako eh, kaya hindi na ako mag-preach ng, hindi na ako isigaw, di ba? Pero pag alam mo talaga, alam na alam mo eh. May pangunawa ka, isisigaw mo yan, didikdik mo yan, kasi naiintindihan mo. Naiintindihan nyo ba yan? Sa preacher, ganun din. Kaya yung mga pare, yung mga ano, ganyan lang yan. Salita ng Diyos, ganyan. Wala tayo, anak ng Diyos, totoo ba yun? Huwag ka magtanong. Okay? Hindi nyo naiintindihan yun, yung gano'ng importante ito. O, magmahalan lang tayo, wala tayong papagalitan. Okay, walang bawal dito, walang bawal. Welcome lahat. Hindi ganun. Amen? Passionate and then limitless sa status. Walang katapusan yan. May pangunawa ka. Lagi meron ka pang matututunan. Number 4, galit ka sa mga kasinungalinga. Pag naintindihan mo, galit ka sa kasinungalingan. And lastly, ito yung nagliligtas ng kaluluwa. Yung pangunawa, kailangan niya sa kaligtasan. Okay? Ang sabi kanina, it saves our soul. Understanding saves our soul. Amen? Yun lang gusto ko sabihin. So, anong gagawin natin? O, di get understanding, good understanding. Kumuha ka niyan. Hindi lahat yan meron ka ngayon, pero kuha ka. Kuha ka lang. Saan ka kukuha nun? Sa Ibonal? Sa Hollywood? Saan ka kukuha ng pangunawa? Kristal? Ikaw na naman. Saan ka kukuha? Miguel? Pangunawa? Sa Diyos? Nasa ban Diyos? Paano ka kukuha ng ano? Pupunta ka sa langit? Ha? Abigail? Paano ako ng pangunawa? Sa Diyos daw, tama yun. Paano ako ng pangunawa? Ito, di ba? So, basahin mo. Pwede kang magtanong. Di ba? Pwede rin. Kaya mo sila. Ayaw nilang salita ng Diyos eh. So, pwede kang magtanong. Pwede kang makinig. Di ba? Iba, hindi nakikinig. Kanina pa, di ba? Pero gusto mo ng pangunawa, makinig ka. Hindi mo maasahan lahat. Sabi nga sa inyo, ilan na ba sinosolve namin? Every week. Lahat ba nakikinig? Hindi kasi nga, hindi lang naintindihan importante ito. Or, hindi sila niniwala. Pero kung ikaw, naintindihan mo, naligtas ka na. Kung hindi ka paligtas, gusto mo maligtas, di ba? Makinig ka. Magligtas ka na, marami pang sinasabi ang Diyos. Makinig pa rin. At dito tayo kumuha ng instruction natin. Amen? Amen. So yun yun, sa Diyos tayo magiging. So gusto ko lang basahin dito sa 111 class na to. Basahin lang natin para sa ating the fear of the Lord is the beginning of the wisdom and good understanding. Have all day that do His commandments, His praise endureth forever. So kung napansin nyo, kailangan gawin natin yung kalooban ng Diyos para magkaroon ng pangunawa. Amen?
So yung kaligtasan, libre yun. Pero yung ibang bagay, pag sumusunod ka sa Diyos, sumusunod ka, nung bumaunawaan yung dapat maunawaan. Amen? Parang yung mga anak natin, hindi ako marunong yan, sumunod ka lang. Pag sumunod ka, magugas ng pinggan na, ganun lang pala yun eh. Pag hindi ka sumunod, hindi ka matututo. Amen? Okay, sige, kaya niya yan. Alam ko, minsan mahirap din makinig. Mas mahirap mag-preach. Diba? Kung mahirap makinig, mas mahirap mag-preach. Pero sana yung panalangin ko sa inyo, magpatuloy kayo. Amen? So, sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Kaya mabuti sa amin, Panginoon. We pray ng bawat isa sa magkaroon ng magandang pangunawa, maayos na pangunawa, mga basic, Panginoon, dito, matuto kang makinig, disiplina ang sarili, makinig, basa, alamin namin kung ano yung dapang alamin namin. At pag ando na kami sa sitwasyon, Panginoon, na kailangan makinig, bigyan ko kayong pangunawa, Panginoon, at marami kaming gagawin, matuto kami, isi-share din namin yung tutunan namin, Panginoon. Nakikita namin yung iba, hindi nakikinig. Nawa, maintindihan din namin na hindi minsan para sa lahat ang pangunawa. Sila yung mapahamak sa kanilang hindi sila nakinig, pero kami, kung matalino kami, Panginoon, bigyan nyo kami pangunawa, kami makikinig. So we pray na kayo po magigabay sa amin, especially mga kabataan ito, mga bisita namin, maligtas po yung kailangan ng kaligtasan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.